Okay, so gaya nga ng pinakita ko previously, sabi ko, paano kapag binigyan tayo ng equation, then kukunin natin yung derivative na hindi lang two terms, kumbaga ganito, x plus 2 cube. So kasi x plus 2, so ang ginagamit natin, di ba, product rule, applicable pa ba siya? I think applicable naman siya. Pero, ang i-introduce ko kasi ngayon sa inyo is rule para mapadali yung buhay natin or yung pagsosolve natin. Okay, so kaya nandyan po yung tinatawag na chain rule. So, medyo mahaba-haba lang tong kanyang definition and medyo hindi nyo kaagad magigets kasi ayun, parang nakakalito siyang tignan initially. Pero maganda yan kung sasabayan natin siya nang magso-solve tayo ng mga given equations. So anyway, chain rule. So what is chain rule? So parang chain nga, 'di ba? Alam niyo ba yung chain, yung basta 'yun, yung chain. So chain kasi parang may link with each other. So chain yung ganyan. So parang in link siya with each other, parang gano, or yun nga, at parang ganito, series of usually metal links, rings, o basta nakalink sila sa isa't isa, connected to another, then connected dun sa isa. So parang ganun din naman tong chain rule na to, pero it states that the chain rule is a rule for differentiating compositions of functions. In the following discussion and solutions, the derivative of a function, h of x, will be denoted, then ganun daw, then yung, or h prime of x, yung tulad ng ginagawa natin previously, most problems are average. If you are somewhat challenging, the chain rule states formally that, so ito yung chain rule talaga guys, itong, yan, kung yung nakikita nyo equation na yan, kung makikita nyo yung sagot daw nito or yung derivative nito is f prime, then g of x, naka-enclose sa parenthesis, then g prime of x. Okay. However, we rarely use this formal approach when applying to the chain rule to specific problems. So, kasi ano to eh. Instead, we invoke an intuitive approach. For example, it is sometimes easier to think of the function f and g as layers of a problem. Function f is the outer layer and function g is the inner layer. Thus, the chain rule tells us to first differentiate the outer layer, leaving the inner layer unchanged, and change the term f prime of g of x, then naka-enclose sa parenthesis, or naka-group, then differentiate the inner layer. This process will become clearer as you do problem. So, sabi ko nga, dapat yan, itry natin, isolve, diba? Okay. So, meron kang given problem 1, then, wag ko muna itong papakita. Meron kang given problem 1. Diba, kapag 2 terms, okay, buray natin to. Ang given problem mo dyan is ito. So, sabi niya, differentiate mo tong 3x plus 1 squared. Eh, alam mo nang ini-squared, diba? So, technically, ganito siya. Alam mo na product rule, applicable. Kasi, dalawa lang o. Kumbaga, kaya. Kasi, diba, i-squared mo, times mo siya sa itself. So, ganito siya. Okay? So, kung ganyan pala siya, pwede mo i-apply yung product rule na copy mo daw ito, g, h, naalala pa ba? So, 3x plus 1, then yung derivative nung kabila, h prime. So, derivative nito, 0, derivative nito, 3 lang. So, kasi 3x is 3, mawala yung variable. But anyway, plus, copy mo tong h, 3x plus 1. Then yung derivative nung kabila, which is 3 lang. Same lang naman sila, di ba? So, mangyayari dyan, distributive property, 3 times 3x, 9x, plus 3 times 1 is 3. So, dito naman, meanwhile, hindi ko na i-group, ganyan na, diretso, same lang din ang sagot sa isa, 9x plus 3. So, combine yung similar, 9x plus 9x, 18x, then 3 plus 3 is 6, 18x plus 6. So, diba, or kung eto naman, gusto mong gamitin yung spoil method na agad, yung first, 3,
yung ganyan first outside na lalana. So okay, try natin gamitin. So 3x times 3x is 9x squared. So 9x squared, di ba? So outside 3x times 1, ito na may outside, first outside 3x times 1 is 3x. So inside ganun din, 3x din. Then yung last, 1 plus 1 is 2. Di ba? Ganyan siya. So, pag nasolve na to, 9x squared, 3x plus 3x plus 6x. Tama ba? Plus 2. So, kumbaga itong part na to, nakuha na natin. Ang gagawin natin dyan is i-derivative na lang natin to para makuha yung answer. So, derivative po nito is 18x. Hindi na natin siya ginamitan ng product rule. Parang ina na lang natin siya. Tagdan. Finoil method, and then plus 6, diba? Then, kasi 2, 0 na to. So, ito, tanggalin yung variable, so plus 6. So, kung makikita nyo, equal lang sila. Diba? So, ito kasi applicable pa din yung product rule. So, ito kasi ginawa natin is product rule. Pero, what if daw, sabi dun sa new scenario, introduce natin sa kanya si chain rule. So, paano natin isosolve to? Itong part na to using chain rule, sabi. Okay. So, first, ang gagawin mo po sa chain rule, guys. Kailangan i-classify mo muna. Diba, meron kang given function. Ano yun? Nalimutan ko. So, 3x plus 1 squared. 3x plus 1 squared. So, meron kang dalawa. Meron kang inner layer, outer layer. Sabi na lang natin inner and outer. So, okay? So, ang gagawin mo dyan, initially, sabi dito sa, sabi sa rule na pag-a-apply ng chain rule is the outer layer is the square. So, yun nga, yung square. Kasi, syempre, bakit natin nasabing outer layer na lang? Kasi, nasa labas siya nung parenthesis, di ba? So, yun nasa loob ng parenthesis na yan, inner layer. So, parang ganun lang. Okay? First daw, ang gawin mo, differentiate the square. First. Ang gagawin mo dun is eto, tong part na to. Tong 2 na yan is i-differentiate mo. Yan. In terms of this. Okay, pero ile-left untouch mo yung nasa loob ng parenthesis. Paano ka ba tayo nag-differentiate? Di ba nag-differentiate tayo ng, for example, ganyan. Ano yan? Okay. x6. Ang ginagawa natin, minaminus 1 natin to, diba? Tapos nililipat natin 6 doon. So, 6x5. Tama, diba? Ganyan natin kinuha derivative niyan. So, dito, pag kinuha natin yung derivative ng buong yan, parang ganon, sabi niya, wag daw galawin yung loob. So, ganito siya. Yung 2, lalagay ko sa labas. Same, pare-pares lang naman. So, makakabisa nyo naman. Then, isulat nyo daw yung nasa loob. Then, yung nasa labas na yun, yung 2 minus 1. Since 1 na to, 2 minus 1, pwede ko na siya hindi isulat. Okay? So, yun yung unang gagawin. So, okay. So, the next step mo is, i-differentiate mo naman yung 3x plus 1, yung inner. Kung ano din differentiate nito, isulat mo daw dito sa tabi. Yan, isulat mo dito. So, malamang to, dinerivative mo tong kini-differentiate mo yung inner na yan, kasi yung constant na yan, 0 na yan. So, yung 3x, ang 3 lang i-remain mo, di ba? Ganyan siya. So, kung parang evaluate mo silang tatlo, pwedeng tong nasa labas na to, yung 3, tsaka yung 2 na yun, i-multiply mo. So, pwede mo ilipat doon. So, 6. Then, pwede mo na lang i-copy yung yan. So, pag minultiply mo lang yung dalawang constant, 2 times 3, di ba? 6. So, pwedeng ganito isagot mo, or kung gusto mo pang i-distribute to, finactor, parang siyang naka-factor out eh. So, kung gusto yung i-distribute, 6 times 3x, 18x plus 6. So, kung makikita nyo, 18x plus 6, same lang siya ng sagot nito. Then, dito rin, same lang sila. So, ito guys, chain rule na to, is applicable din pala kahit dun sa dalawang exponent lang, or 3x plus 1 raised to 2 cube, or squared pala, sorry. Although,
ang main talaga na tinatandaan dito is yung i-remain untouched mo yung nasa loob. Kumbaga, i-bring down mo din, i-differentiate mo yung nasa labas. Ilagay mo lang to doon, yung 2 sa labas, then minus 1. Since minus 1, wala. Then, derivative nito, ilagay mo sa tabi. Then, yun na. Simplify na lang. Mga x coefficient times 2 times 3, 6. Then, yun. Copy mo to, 3x plus 1. Then, i-multiply mo yung distributive property. Yan. But anyway, saan siya magagamit? Since alam na natin paano gamitin si chain rule, de medyo komplikado yung tutututong part na to, ah. So, yan. Later natin yan para maganda yung ating ano. Okay. So, sabi dito, si chain rule daw, guys, is magagamit or maganda siyang nagagamit kapag ka meron kang inner tsaka outer layer, di ba? Okay, paano kung ganito nga example? X squared plus 2x plus 2 cube. Nako. Yun na. Mahirap na siya. Pero, kapag in-applyan mo yan ng chain rule, dyan na. So, sa chain rule daw, diba, is sulat mo yung nasa loob, remain untouched, x squared plus 2x plus 2. Sulat mo yung nasa loob, then yung 3, lagay mo doon. Then, 3 minus 1 is 2. Then, dugsungan mo dito nung derivative nung inner layer. So, paulit-ulit lang natin gagawin. So, x squared, ano yung derivative niyan? 2x. 2x. 2 minus 1. So, 2x plus, to constant naman to, 0 na to eh. 2x, so wala yung x nyan, so magiging plus 2 lang. So yan, pwedeng nyo lang sabihin na apply nyo yung chain rule yan. Diba? Mas ano siya, mas mabilis kumbaga. But anyway daw, isa another example niya is ito. Sabi niya meron kang f of x. Kung nalilito kayo, same lang naman yan kung y gamitin nyo or f of x. Kasi kinukuha naman natin yung f prime of x or y prime, ganun. So, meron kang given na 1 minus 4x. Ano daw? 1, nauna yung coefficient, minus 4x plus 7x to the power of 7x to the 5th power. Then, yung nasa labas niya daw, 30. Kumbaga, pag sinulat ko yan isa-isa, 30. So, ulitin ko to 29 times na mumultiply ko yan. Multiply. So, sa chain rule, ulit tayo. Chain rule is ganito, 30, bring down, copy yung nasa loob, 1, 4x, plus 7x, pip, diba? Then, minus 1, 29. Then, yung nasa, yung derivative nito. Derivative nito, 1, wala. Then, minus 4x derivative of minus 4x is negative 4, di ba? Then, derivative nung itong part na to is plus 35x4. Tama ba? So, kung pwede mo siya, okay. Pwede mo siyang i-simplify ganito. Unahin mo yung ano, unahin mo tong 30, yung 30. Then, eto pwede mo siyang tawag dyan. Pwede mo siyang yun na, sa descending order. Syempre, una yung may mataas na power na x na variable. So, 35x4. Binaliktad ko lang, minus 4. Kasi, ang awkward kung nauna yun. So, dito naman, pwede ko nang i-copy to. Although, pwede ko naman ding ayusin ganito. 7x5. Minus 4x plus 1 then raise to 29 kasi huwag nyo kakalimutan yung 29 na yun dito siya nakadikit. Yan. So, check natin kung tama yung sagot natin. So, upon checking, yan. Ito yung final answer daw. Yan, 30. So, 35x4 minus 4, 1 or pwedeng balibalik na rin ko nga or i-ayusin sa order. 7xp minus 4x is plus 1. Plus 1 yan ha. So, minus 4. Then, raise to 29. So, ganun po si chain rule, guys. So, I think
mas madali naman to compare sa ayun, gagawin nating complicated. Then hindi lang siya basta sa product or sa nagmo-multiply nagagamit. Sabi ko nga kapag kami nakita kayong inner tsaka outer layer, 'yan or kumbaga, sabi niya, kung masosolve mo is ito pala is pwede sa chain rule, ma-apply yung chain rule. Ayun. Try niyo gamitin. Siguro last example na lang is ito na lang. So f of x, meron ka daw given na nag-iisip ako ng ano eh, medyo medyo mahirap-hirap ng konti. So 4x squared, ganyan na lang, 4x squared minus 6x plus 3. Okay, so i-erase ko siya sa negative 6. Yan. So ganyan, pag ganyan kasi nakikita nyo guys. Bring down agad. So negative 6. Hindi ba makita? Sorry. So negative 6. Yan. So negative 6. Tapos, copy na sa loob. 4x squared minus 6x plus 3. Then, minus 1. Paano mong minaminus 1 to? Di ba? So, negative 6 minus 1 is negative 7. So, hindi po siya negative 5. So, pag wala kasi kayong tiwala nga, i-try nyo. Yan. Gamitin si calculator. So, negative 6 minus 1 is negative 7. Basta ima-minus nyo ng exponent dito. Since salaman na natin gano'n, yung kabila naman, yung derivative nito. Derivative nito is 2 times yung 2, tatimes mo sa 4. So, 8x, di ba? Ganyan kinukuha yung derivative niyan. 8x minus 6. Kasi, wala na tong variable na to. Ito constant 0 yan. More variable. So, 2 times 4 is 8. Tapos, 2 minus 1, 1. Okay na yan. So, ito na po yung sagot nun. Yan. So, yan po. Nagagamit po dyan si chain rule. Which I do think na mas madali. Minsan, mas mahirap since yeah, depende nga dun sa ating mga given problem. So, ang sabi niya, we invoke an intuitive approach. So, yan. For the next lesson naman, ituturo ko sa inyo yung mga kasi hindi pa natin natakal yung mga derivative ng mga trigonometry function like sine, cosine, tangent, then yung inverse trigonometry yung sa yan. Kita nyo yung reciprocal nila, parang ganun. What I mean is yung inverse trigo nila. So, okay. So, dito natakal naman natin chain rule. Then, may ibang part naman na pwede gamitin si chain rule. So, ginamit natin is yung kanina. Then, reciprocal rule naman is ano na lang siya? 1 over f, ang gagawin mo lang daw is negative f prime. So, then over f squared. So, ano lang to? Quick brief introduction sa mga susunod na pwede maging topics. And so, ayun. I hope na nagets naman natin si chain rule kung paano siya ginagamit kahit medyo short lang yung ating explanation. So, ayun. Maraming salamat for watching.